ng mahal na may surot sa airport. May surot sa upuan sa airport. Nakita niyo yan? Grabe, I know. Alam mo, today is a revelation. Pwede pala magkasurot ang upuan na hindi naman foam. Ano kaya magiging paliwanag ng ating paliparan, ha? Ano kaya magiging paliwanag ng ating paliparan sa isang upuan na may surot daw yan sa airport natin, no? Nabalita, eh. Nakita niyo ba? Oh, nabalita. Ito, babasahin ko, ha? Manila International Airport Authority apologizes to victims of bed bugs or surot. At Ninoy Aquino International Airport, these photos were posted by one of the victims. By one of the victims, ibig sabihin, madami. After, she sat on a metal chair. O, di ba? Ang mga surot sa Pilipinas, nag-evolve na. Kaya nang mamuhay sa isang bakal na upuan. Ang saya. Nakakahiya. Oo. Magaling, magaling. Ha? Magaling, oo. Hindi na nga maganda, madumi pa. Kaya mag-sorry lang naman, eh. Okay na yan. Eh. Ganon naman palagi. Oo. Pag naimbestigahan, pag napatawag sa Senado, in aid of legislation, sabi nga nila. Pag napatawag sa Senado, diba? Mag-sorry lang, sabihin, ginagawa naman po namin ang lahat talaga. Ang totoo po niyan, nililinis po namin talaga yung upuan. Chariring! Oo, di ba? Ay, Sid Bombay. Good evening po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa Mandakaw ng Kapuluan. Welcome to the show! Ang programang Papa Jackson's Hello. Ayan, STG. Sorry, thank you, and goodbye. Maligayang buhay po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Sa Mandakaw ng Kapuluan, hello po sa inyo lahat. Sabi dito sa comment section, mukhang sinadya daw. Ano? Sinadya? Paano sinadya? Ibig mong sabihin, mayroong isang nagpunta ng airport para lagi na surot yung ating upuan? Talaga ba? Abay, ang galing nun, ha? Ayan, ha? Kaya good evening. Pilipinas kong mahal na may surot sa airport. Love ko ang Philippines. Diba? Sabi ni Miss Bella Pitalver, palagay ko PPJ galing din yan sa mga pasahero at namahay na lang doon. Hindi, ibig tama naman. Pero ibig sabihin, the mere fact na andun na yun, hindi na hugasan yung upuan. Metal chair, oo. Kumbaga, hindi na didisinfect yung upuan. Diba? Oo. Whatever you say, no? Ano man ang sabihin natin, whatever we say, whatever our take on it, ibig sabihin, madumi yung upuan, period. Hindi ba yung mga upuan natin, ano nga yan, tawag nito? Tinutulugan ng mga pasahero yan pag delayed ang flight, So, eto na nga. Halimbawa, may surot yung upuan sa airport. Di ba? Halimbawa, may surot yung upuan sa airport. Ngayon, nahiga ka doon. Sasakay ka ng aeroplano. O, di na sa aeroplano na yun. Raffle drone, no? Kung saan kang airline sasakay, raffle draw. Yung nabunot. Wawa naman yung airline. Yung airline na nagbabayad sa airport natin para dyan magkuha ng pasahero. Hindi lang,
Buti pa yung ano, surot na mga kapuntang Japan, gano'n. Galing. Yung surot man ako, matututo ng Nihongo, na, ng Nihongo yan. Oh. Ang tanong dyan, na-delay ba yung flight ng surot? Baka sana hindi, no? Sino kaya ang in-charge sa maintenance sa ano, no? Sanitation and maintenance ng airport natin? Kasi yung ano, di ba? Kasi yung mga executives, hindi ba nila para puntahan yung upuan eh? Kaya tinutoka nila yan dun sa mga... Di ba? Kaya may toka yung mga taong naandyan eh. Di ba? O ikaw sa food, ha? O ikaw sa infrastructure, ikaw sa sanitation, o ikaw dun sa parking. Sino kaya sa ano? Sino kaya sa upuan, no? Maganda, magaling. Oo. Nabasa ko lang kanina kaya sinare ko lang. Anyways, good evening po and welcome to the show. Mga pangga ko po, niyan lingkod. Ang pangalan ko ay Papa Jackson. And here we are again. Back to our normal routine. Gabi po ngayon ng... Thursday. Ang bilis ng oras. No? Ang bilis ng araw, no? Oh, 29 na ng February. Diba? Oh, huling araw ng February. Ganun ang basa. February. Diba? Oh, 29. Bukas, Marso na. Oh, March. Diba? March na. Marso na. Tapos na yung ano. Tapos na yung mga... Ano, yung mga nagluluksa dahil walang natanggap na bulaklak na bubuka ng Valentine's Day. Bubuka ang bulaklak, sasara maya-maya. Papasok si kumpare, doon magtatagal. Boom, tiyaya, boom. Ay, totoo to. Teka lang, may nag-comment sa atin. Sabi ni Winnie, grabe ang mga Pinoy. Maganda to, ha? Ang lilinis sa katawan. Tama. Ay nako, tayo lang natin yung langit na kahit maginaw, maliligo. Pero, balahura sa kapaligiran. Hindi ko sinasabing lahat, pero may point to. Totoo. Nako, may point yan. Nako. Tanungin natin si Tonying. Hello? Hello po. Good evening po, Papa Jackson. Good evening, Tonying. Naku, fan niyo po ako ever since po high school pa lang. Huwag mo nang lagyan ng ano, ever since high school. Ano na lang tayo, fan niyo po ako, hanggang doon na lang. Dagdagan mo pa ng ever since high school eh. Oo. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Sobrang idol ko po kayo. Aww. Anyways, Tonying. Opo. Salamat naman na nakikinig ka. 35 anyos ka na? Opo. Paano ko nakikinig sa akin mula high school? Eh, 27 lang ako. I'm 27 years old. Ay, hindi. First year college po pala yun. Yan. Tama. Sige ko naman. Bulahin mo ako. Anong ginagawa ni... Anong bang pangalan mo, Antonio? Basta po. Tonying ka. Alam ka naman Bernard opo. Pangalan mo kung Tonying. Ano ka ba? Opo. So, Tonying na lang. Sige. So, ikaw ay 35. Anong ginagawa mo sa buhay? Nagtatrabaho po sa umaga po. Monday to Friday po sa call center po. M-Fry. Then pagka Saturday naman po college professor po sa Catholic school. Anong subject ang tinuturo mo? Business management po. Paano ka nakapagturo, may units ka ganun? Nag-masteral po. Sipag naman niya ito si Tonying. Yun lang din po kasi... Ano yung work mo ng Mondays to Fridays? Sa call center po. Team leader po. Team leader. Talagang ano ka na, no? Kumbaga nasa supervisory positions ka na. Andun ka na. Masasabi ko po na oo. Swerte lang po sa trabaho. Pero pag ganyan, ibig sabihin meron kang innate ability to lead a team. Kasi ang pagtuturo sa college, that's leadership as well. Opo. Ang pagiging team leader ay leadership. Kaya nga team leader yung... Opo. Diba? Anyways, may isawa ka na? Hiwalay po. Asawa po. Kailan ka naghiwalay? 3 years ago po. Gano'ng katagal kayo nagsama? 5 years. 5 years.
Opo. May anak kayo? Wala po. Wala. Nagkasal kayo? Opo. Kasal po. Kasal kayo. Ba't kayo naghiwalay? Siguro po yung una is, ano po eh, hindi pa po matured yung relationship namin that time. Hmm. Kasi po, sobrang biglaan po yung mga nangyari po. Kasal kayo? Opo, kasal po kami. Ganon katagal kayo nagjowa bago kinasal? 3 years po. So all in all, 3? Tapos 2 years po na kasal. 2 years. Ah, 2 years lang nakasal. Opo. So, yun na yung 5 taon. Opo. Ah, okay. So, ba't kayo naghiwalay? Naghiwalay po kami, siguro may mga, yun nga po, hindi ko naman po itatanggi, no? Hindi ko na po para itanggi pa. Itanggi mo para mahuli kita? Hindi, itanggi mo! itanggi mo para mahuli kita! Ha? Aaminin ko na nga po eh. Aamin naman, ano naman po ako, never ko naman po dininay din po. Ano yung gusto mong aminin? O, game? Yan po. Nung una po kasi, bago po kami kasal nung ex-wife ko, is, ano na din po talaga, malabo na din po talaga yung relationship namin that time. Naghiwalay po kami for 2 months, then na-miss po namin yung isa't isa, pero nagkaroon po kami, nag-compromise po kami, na sabi po niya is, Bago ikasal. Apo, bago ikasal. Sabi niya, babalikan kita, mm-hmm, pero bigyan mo ako ng assurance. Mm-hmm. So, ang naisip ko po that time is, sige, ituloy na natin. Mm-hmm. Magpakasal na tayo. Ba't kaya naghiwalay ng 2 months na? Matanong ko lang. Ano po kasi, on and off din po kami. Hindi, bakit? Bakit? Opo. Kanina may aminin ka pero hindi mo naman tinuloy. Ano yan? Opo. Dahil siguro po, noong time po na yun is sobrang mahina ako. Sobrang weak ko noong time na yun. So, nang babae ka, ano? Yes po. Pag ba nang babae, mahina ba yan o malakas? Kasi ano ba yung dapat? Ayun po. Ano ba yung dapat? Mahina o malakas? Ayun po. Mm. Nagkaroon po ako ng kefling sa trabaho. Yeah. Pero hindi naman po naging kami ng babae. Ganun pa rin yun. That's still cheating. Opo. That's still a relationship, whether ano pa man yan, outside, opo, of your marriage. Or ano man yung talagang relasyon mo. Okay. Opo. Ilan ang naging babae mo? Yun lang naman po. After po nung kinasal po kami. Or tsaka before po kami kasal. So, are you saying me, one time ka nagkamali? Yun na yun? Nung time po na yun, yung dun sa relationship po namin. Yes po. Masasabi ko po na opo. Hindi yung masasabi mo. Yung ginawa mo, tinatanong natin. Opo, yung ginawa ko para po sa akin. Is yun lang naman po yun. Weng? Yes po. Why do I feel like parang meron pa, pero parang hindi naman... Ang pakiramdam ko parang meron pa, pero parang hindi, feeling mo hindi considered as cheating. Tama ba ako? With regards po doon sa cheating part, yun lang po yun. Pero may mga naging kasalanan po ako sa kanya after the marriage. Nung kasal na kayo? Hindi naman po, opo. Na okay. Hindi naman, wala naman pong cheating na involved. Ano naman yun? Kaya kami naghiwalay. So yun nga po, tuloy ko po yung kwento ko. So kinasal po kami, nagpakasal kami. Mm-hmm. Pagkatas namin magkabalikan, after 2 months, nagpakasal kami sa, ano lang po, sa civil, nagpakasal kami. And then, akala po namin, syempre masaya, excited pa po kami ng mga first 2 months, 3 months. Then, doon po ako nag-decide na, sabi ko, itutuloy ko yung pag-aaral ko ng master's. Okay. Kasi I want to build a better future po eh, tama, para po sa amin. Tama naman, oh. So, yun po, pinagsabay ko po yung trabaho, yung pag-aaral, day and night. Aral, trabaho, then pandemic came. So, ganun lang po yung ginagawa ko, routine. So, parehas po kami nga sa call center industry. So, nung time po na yun, naka-work from home po kami parehas. Pero ako po is talagang, siguro ang tulog ko lang po is 2 hours. Kasi whole day po ang ano ko, kasi nag-aaral pa po ako. Then, pasok sa trabaho, inaasikaso ko siya. Yung ganun po yung naging routine.
Okay. Then, akala ko po, is maganda po yung ginagawa ko. Mm. Yun pala, nawawala na po ako ng oras sa kanya. Mm-hmm. Then, hindi niya na-appreciate yung ginagawa ko that time. Kasi po, nagkaroon po siya ng ano, kahit hindi pa naman po kami kasal ng time na yun, meron na po siyang ano, para po sa kanya is ano niya ako, competitor niya ako. Bakit? Kumbaga po parang nakikipag, kung ito yung position ko, sasabihin niya, hindi, kaya ko din yan, ganito, ganyan. Di ba, bakit, kaya kong, bakit niya naramdaman yun? Ay, hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ako, medyo, ako feeling ko medyo alam ko. Sige po. Feeling ko because she did not feel like she's a part of what you were trying to achieve. In-explain ko naman po sa kanya. No, you're not listening. It's not, it's not why and how you explain things. And tinasabi ko sa'yo, that's how he, that's how she felt. Kasi if what you were doing was, ano, was inclusive, na nararamdaman niya she was a part of what you were trying to achieve, hindi mararamdaman na maging competitive sa'yo. Mm-hmm. Tama ba? Opo. Mm-hmm. Siguro nga po. Pero yun nga po yung ano, isa din po sa nakita kong naging mali ko doon sa relationship namin. And then, ang nangyari naman po is, siguro po mga a year after po namin ikasal, dahil nga po nawalan po ako ng oras sa kanya, siya naman po yung nag, nagkaroon siya ng katsat. Nako. That time. Hindi naman po, hindi ko naman po ito kinikwento para po siraan po yung ex-wife ko. Kasi okay naman na po kami. Maayos naman na po kaming naghiwalay. Kumbaga, doon lang po nag-start. Na, yun nga, may nakachat siya. And the guy is willing to pay for the annulment. Ganyan. Pero noong time na yun, yung time na yun, nasa isang bahay pa kayo? Yes po. Nasa isang bahay na pa kayo, pero she was already planning a life without you by entertaining a guy who was going to pay for the annulment. Yes po. Ano po yun? Ano po yun? 2 days or a week na po ako nun natuliro. Talagang inabangan ko sa... Paano mo na huli? Kasi nagtataka po ako. Pag matutulog na ako, maliligo siya, mag-aayos, mag-makeup. Yun po pala is may kinakausap na siya. Eh, Ilocano po kasi siya. Ilocano siya. Akala niya, Ilocano din po ako, pero hindi po ako marunong magsalita ng Ilocano. Pero somehow, nakakaintindi naman po ako. Then, yun, narinig po sila nag-uusap. Then, nagulat siya one time, one night, sinablot ko yung phone niya. Okay. Habang kausap po. Kausap niya, ano, phone, video call. Yes po, video call po sa Viber. Tapos yun, nahuli ko. Binaba ng lalaki yung phone. Anong mga narinig kong pinag-usapan nila? Ang ganda ng blush on mo. Grabe. Ano ganun? Po eh, mga Ilocano term po na ano eh, na mag-iingat ka lang, mahal kita, ganyan, mag-intay ka lang, okay. Something like that. Noong time po na yun. Then nahuli ko siya. Kalmado ko pa rin po siyang kinausap noon. I never raised voice po sa kanya or pinagbuhatan siya ng kamay. Never ko pong ginawa yun. Tinanong ko lang siya ng maayos kung sino yun, bakit ganun, at bakit mo nagawa. Yun lang naman po yung mga tinanong ko sa kanya. Okay. Siyempre po, yung first day po is dine-deny po niya. Dine-deny niya. Then, after 5 minutes po, nung kinoconfront ko na po siya, is nag-message yung lalaki. Ang sabi po niya doon is, agbyag ko, okay ka lang ba? Alam mo, kahulugan ng agbyag ko. Mahal ko? Parang hindi, ganun. Buhay ko. Biyag. Okay, okay. Biyag, so, ha? Iba yung biyag na alam nyo, ha? Biyag, oh. Agbyag is buhay ko, o mabuhay ako, parang ganon. Ang agbayag ay magtagal. Okay. So, maging maingat kasi magkamali ka ng letra, iba na kahulugan. Opo. Game. So, yun po. Doon ko po na-confirm na, totoo nga. Kahit na dinedenay pa nung wife ko nung time na yun. And then,
sabi ko lang sa kanya, kung ano man yan, sabi ko, pag-usapan natin kung ano yung naging problema natin. Alam ko din naman may pagkukulang ako. Masyado ko naging focus sa ginagawa ko. Sabi kong ganun. Then, doon na po lumabas. Unti-unti na naamin niya sa akin. Na nabigla nga lang daw sa nung sinabi ko na magpakasal kami nung time na naghiwalay kami. Yung mga ganun po. Ganun bagay. Then, sabi ko sa kanya, okay lang naman sa akin na mag-usap kayo, pero huwag mo akong iwan. Huwag kang umalis ng bahay. Dito so, parang pinayagan mo na mag-usap sila? Noon time po na yun. Kasi I want to save the relationship ko eh. By allowing her to talk to another guy? Noon time po na yun. Kasi anyway, sobrang mahal ko siya noon time na yun. Okay. And produkto din po kasi ako ng broken family. And let's not go there. Okay. Anyway, so tapos. Ayun po. Yun po yung naging mindset ko noon time na yun. And para po sa akin, gusto kong i-save yung relationship po namin. Then, suddenly po, naging okay naman po kami after 6 months. Naging okay naman po kami. Hindi naman na po sila nag-chat ng lalaki. Akala ko magiging maayos na po. Then, nagkaroon naman po siya ng ibang pinagkakaabalahan. Gaya ng? Gambling problems. Ano yun? Online sabong? Hindi po online sabong. Yung mga online bingo po ba yun? Ayun po. Hindi ko naman po siya pinakikailaman doon kasi pera naman po niya yung ginagalaw po niya. Pero, noon time po kasi na yun is nakapag-invest na po kami ng sasakyan, ng bahay. Okay. And then, nung yun pala, yung mga binabayad ko noon time na yun sa sasakyan and sa bahay, is doon niya pala napupunta. Naka-receive na lang po ako ng email sa... So, ibig sabihin, hindi niya ano? Ibig sabihin, hindi niya pinabayad sa... Nababayad. Yes, okay. Po. Eh, yun po. Nung una po is, nung unang nawala po yung sasakyan, sabi ko, sige, papalagpasin ko pa kasi may bahay naman kami. Sabi kasi nawala yung sasakyan. Anong sasakyan niya hatak? Hyundai Accent po. Yung diesel? Hindi po, yung gas po. Yung gas. Okay. Po. Tapos sabi ko, syempre, nagalit po ako. Tinanong ko siya, anong nangyari? Dinedenay naman po niya kasi daw pandemic, siguro daw hindi daw pumapasok yung ano, pero syempre banko po yun eh, di ba po, tsaka may records naman po kung talagang kinuha ng banko yung naman, merong ano yan, merong deposit slip yan, yes po. Anything that you give or take from the bank, they have records on it, and the bank will give you a receipt kung kinuha nila o binigay nila sa iyo. Andali po. Opo. Okay, tapos? So, yun po. Pero okay lang, sige, tinanggap ko po. Anong paliwanag niya? Ang paliwanag niya lang po sa akin is, sabi niya, naalala mo kasi nag-pandemic, hindi pa nila kinukuha yung, yung payment natin, ganito, ganyan. Alam mo po yun, gumagawa na lang po siya ng reasoning po. Noong time na yun. Pero hindi na po ako, kasi medyo mahina din po yung loob ko na questionin siya sa mga bagay-bagay. Kasi nga po, inisip ko baka yun mag-trigger na iwan niya ulit ako. Yun po. So, kinalma ko na lang po yung sarili ko kahit na alam ko naman po yung totoo. Pag ganun ba, mahal ka pa ng babae pag ganun ginagawa niya o hindi na? Hindi. Feeling... Ngayon po, kung ngayon yung tanong niyo po ngayon sa akin, hindi po. Hindi. Pero kung noon time na yun, kung tatanungin niyo ako noon time na yun, masasabi ko pa rin po na, opo. Oh, kasi noon time na yun, ang goal mo ay makip yung marriage. Yes po. Ayan, okay. Tapos, Tapos po, sabi ko, sige, okay lang, September po nangyari yun, na kinuha po yung sasakyan. Then sabi ko po, okay lang, sabi kong ganun, may bahay pa naman tayo. Sabi ko, ito na lang pag-focusan natin. So nagsabi ka sa kanya na okay lang? Opo. Teka lang, matanong ko lang, magkano yung hindi niya ibinayad sa bank? Ano po yun, 4 months. 4 months? So opo. Mga 20 mil isang buwan nun, tama? 17 po. 17 times 4.
3 times 4 is 12, tama? Opo. Tama, the 40 minus 12 is 28,000. Hindi, tama. 68. Ang mga ganun po. Ah, 68 na. Iba ko magkwenta, magulo eh. 68,000. So, so, according to your investigation, yan inapunta sa gambling. Opo. Ay, po siya. O, tapos. Tapos. And then, so, sabi ko po sa kanya, okay lang. Sabi ko nga, at least nabawasan tayo ng bayarin. So, parang, sa bahay. By saying that, parang pinatronize mo pa siya, no? Yun na lang din po. Kasi pag nagalit po ako, natatakot po ako ng time na yun na baka ma... Alam niyo po yun. Na masira yung relasyon namin. Mm-hmm. Ganun po. Yun po yung ano ko noon time na yun. Sobrang okay. Sarado din po yung isip ko ng time na yun. Okay. And then, sabi ko sa kanya, focus na lang tayo sa bahay. Iyaan mo na yung kotse lang yan. Sabi ko, baka may mas dadating pa na mas okay. Sabi ko ganun. And then, yun nga po. Sabi ko, sa December, lipatan na natin yung bahay. Kasi pwede na po kami mag-move in nun eh. Yung sa bahay po namin. Kumbaga, ano na yan? RFO na. Opo. Ready for occupancy na. Opo. Okay. Sabi niya sa akin, huwag muna, kumplituhin muna natin yung mga gamit. Eh di, bumili po kami ng mga gamit. Uh-huh. Eh, nainip na po ako. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi po parang mas okay yung nakikita natin kung ano yung kulang sa bahay. O kung mag-ano sukat dun sa pa bago mo ilagay, parang gano'n. Mm. Sabi ko, tira na natin. Mm. Sabi ko, gano'n, lipat na tayo dun ng birthday ko kasi December. Mm-hmm. So, dun magpasko. Tsaka New Year. Mm-hmm. Tapos dinedelay po niya ng dinedelay. Dinedelay po niya ng dinedelay. Ang ending... Pero hindi pa rin po... Po? Ang ending po is yun din po pala is hindi rin po niya binabayaran. Then yung pina-pull money. Out. Opo, then pina-pull out po niya. At that dinner. Point, gano'ng katagal niya nang binabayaran yung bahay? Ano na po? 3 years na po, 3 years. Yung kotse na nahatak, gano'ng katagal sa inyo? 2019, 2 years. Two years po. So that's 2 and 3 years worth of ano, wasted efforts and money. Yes po. Okay. Tapos yung dun na po sa bahay, dun na po ako nag-iba. Dun na po ako nag-iba ng tingin po sa kanya. Kasi para po sa akin, noong time na yun, yung bahay po kasi sobrang pangarap ko po yun eh. Lahat naman tayo. Kumbaga, yun, noong time na yun, pangarap ko na yung sinira niya na nawala, na binaliwala niya. Sabi ko, dahil lang sa isang pagkakamali ko, sabi kong ganun, itatapon ng ganun lang yung mga pinagpaguran namin. So parang ang dating sa'yo, sana iniwan mo na lang okay sa ganito, parang ganun. Opo, sana. Mm-hmm. Well, yun naman talaga yung plano niya talaga nung una pa. Sadyang ayoko lang. Diba po? Okay. Ayun po. And then, yun nga po, naghiwalay kami. Nung una po, medyo nag-away talaga kami. Sobrang nagsasagutan kami sa text, nagmumurahan, ganyan. Pero ayoko siyang makaharap dahil ayoko siyang masigawan sa harapan niya. Ayoko. Okay. And nag-stay po siya sa bahay po ng mom ko. So, walang kaalam-alam yung family ko po na ganun yung nangyari sa amin. Uh-huh. And then, ang alam pa sa amin is ako yung may mali. Ako yung okay. Nagkaroon ng tayo. Sige. Opo. Gano'ng katagal ang hiwalay ng asawa mo? Ano na po? 2021 po. Okay, bakit tayo magkausap ngayon? Let's jump into that. Actually, hindi naman po yun talaga yung iaano ko. Anak ng ikikwento ko. Pinagkwento niya lang po kasi ako. Pero okay na po yung dun sa amin. Sa part lang po. Okay na pala. Bakit ipakinuwento sa amin? Alright, Tam. Tumanan na eh. Mga ibabain ka na eh. Sige, kwento ko lang po. Kasi tinanong niyo kung kasal ako. Ayun, yun lang. Kaya nung wala akong kasal ka, lang. Pero hindi ko sinabi kwento mo yung tungkol doon, hindi mo yung pag-uusapan natin.
Untok layo. Okay, sige. So, yun, sige. Hindi na ako magkikwento dun. Okay, fast forward. So, okay naman na po. Fast forward, uulitin mo to ng buo. Uulitin ko. Okay. So, yun, nag-iulay po kami. Okay naman na po. Nakapag-file naman na po kami ng legal separation po namin. Mm. So, waiting na lang din po nung mga ibang mga process po sa court. Kung ano na po yung mga next steps po namin. Okay. Then, last year po, nagkaroon po ako ng girlfriend. Mm. Ng girlfriend po. And then, 2 months lang po, naghiwalay na din po kami. Okay. Hiwalay. Kasi nalaman po niya na binati ko ng Merry Christmas and Happy New Year yung ex-wife ko. Okay. And then, ano naman po, na kayo? Ba't mo binati? Hindi, okay naman na po kasi kami nun. Binati niya. No! Sige po. Pag sa'yo ginawa, magagalit ka rin. Tama ko? Tama po. So tinatanong kita ngayon, why did you risk that? Kasi po nung time na yun, nung Christmas and New Year po, magkasama po kami nung girlfriend ko. Mm-hmm. And then yung ex-wife ko po is dumalaw po sa bahay. Okay. Kasi in-invite po siya ng ate ko tsaka ng family ko kasi wala po siyang family dito po sa Manila. Bakit pa nila ni-invite? Alam nilang hiwalay kayo. Kasi sabi po ng mom ko noong time po na yun is asawa mo pa rin yun. I get that in papers, no? On papers. Mm-hmm. Pero ang tanong ko, hindi ba alam ng mga pamilya mo na may girlfriend ka na? Noong time po na yun, hindi po. Mama ko lang po ang nakakaalam. Pero ang sabi po sa akin ng mom ko noong time na yun is hanggat hindi paayos yung ano, huwag ka muna sana pumapasok sa mga ganyan. Pero dapat hindi na in-invite. I think yun that that's po. Very ano insensitive of your family. Opo. Pag ex. Agree po. Oh. Tapos yun po. Nagka-girlfriend ka, nalaman niya nag-PM ka sa ex mo, nagalit. Opo. Kumbaga, syempre na, nandun na nga sa bahay niya ex mo, pinati mo pa, di para kinonsinti mo na okay lang. Abay, alam mo ganito, the problem na nakikita ko dito is that, you agree with me that your family was in the wrong by inviting your ex over. Tama? Tama po. Pero na nag-PM ka sa kanya para batiin, you validated na tama yung ginawa ng family mo. And yet right now, you agree with me. Opo, po, mali. Sagutin mo ako na maayos! Opo, mali po yun. Sobrang mali naman po talaga yun. Akala ko so, ba ayaw mo siyang dumalaw doon? Pero nag-PM ka ng Happy New Year. Hindi naman po siya ayaw kong dumalaw po siya. Kung pupunta man po siya sa bahay po namin. Not even. As much as possible po, is dapat. Wala po ako sa bahay. Hindi na rin dapat. She's got no business there. Opo. Nag-iwalay kayo eh. And according to your story, di ba, ng lalaki? Ng lalaki tsaka ng baldas ng pera. Opo. Yun yun eh. Nang babae ka, ng lalaki siya. So, that says a lot. Anyway, so tapos? Mm-hmm. Tapos, yun po. Naghiwalay po kami nung girlfriend ko. Nung ex-girlfriend ko. Naghiwalay po kami. And, ito din po ah. Kasi, single mom po kasi yung girlfriend ko. Since, ayoko naman na po magbigay ng mga kung anong mga details pa sa kanya, na side niya. Ang ano ko lang po is mali po talaga yung ginawa ko. Yes. And aminado, and sobrang aminado naman po ako na mali po talaga ako. Inamin ko din naman po doon sa ex-girlfriend ko na mali yung ginawa ko. Kahit saan natin tignan, binati mo lang yun lang intention mo or hindi lang ganun yung intention ko, mali pa rin yun. Okay. Maling-mali. Inamin ko naman po yun sa kanya. Pero yun nga po, nakipaghiwalay po siya sa akin dahil doon. Pero hanggang ngayon naman po, nilalaban ko pa rin naman po yun. Yun nga lang. Kailan kayo naghiwalay? Noong January 13 lang po. January 13. Okay, January. Gano'ng katagal yung kabuuan ng relasyon nyo? 2 months lang po. Two months lang. Pero tapos, po, noong time po kasi na yun, para po sa akin,
kasi tinanggap niya po ang kasal ako. Na okay lang naman po sa kanya. And na-meet ko na rin naman po yung buong family po niya. Okay naman din po. Alam po sa kanila na kasal ako. Kaya hindi ko rin po siya kayang bitawan din po basta-basta. Kasi mahal ko din naman po. Ang inaano ko lang po ngayon is sa ngayon po kasi hinihiling po ni nung ex-girlfriend ko is sa ngayon okay na tayo, hindi naman na ako galit, pero hindi ko maipapangako sa iyo na maibabalik pa natin yung dati. Sabi ng ex-girlfriend mo? Yes po. Sa madaling sabi, tumigil ka na. Hindi naman po ako tumigil. Hey, sa madaling sabi, tumigil ka na. Yun ang kahulugan ng sinabi niya. Opo, parang ganun po. Anong tanong mo sa akin? Alam ko naman na po yung sagot sa tanong ko. Kung titigil ako, hindi. Pero kung mahal ko, laban ko, hanggat nag-uusap pa kami. Pero I respect her time din po. So, kamustahan lang, ganun lang po. Pero that doesn't mean naman po na tumitigil po. Hindi nung Valentine's Day, wala kayong ano? Wala po, pero pinuntahan ko po siya. Nag-kiss kayo ng Valentine's? Hindi po eh. Pero yun po, dinalang ko lang po siya ng bulaklak. Nilabas ko lang po sila. Ibig sabihin, hindi kayo nag-kiss ng Valentine's? Hindi po, hindi po. Hindi kayo lumabas? Nag-mall po. Kasama po yung kapatid niya and pamangkin niya. Ibig sabihin, sumama pa rin siya? Opo. May pag-aasa pa, Brad? Ako, mayroon pa yan, no? Pero hindi ko alam kung gaano kalaki yung pag-asa. Kasi yung talagang ayaw na niya sa'yo, hindi na para lumabas siya ng Valentine's Day kasama mo. Especially on a Valentine's Day. Kasi syempre, it sends a lot of message, di ba? Opo. Pero ito lang po din po siguro yung kung magkakaroon po ako ng tanong. Ito na lang po din po yung tanong ko para lang din po malinawan ako, Papa Jackson. Sige. Kasi po, after a week po namin na nag-break, meron na po siyang dinidate. Bago pa kayo nag-break? Hindi po. After po. After. Pag sinabing dinidate, anong kausap lang niya? Sorry kasi kausap, sa panahon ngayon, lumalabas. Sa panahon ngayon, iba na kasi ang kahulugan ng dating eh. Opo. May kilala ako na buntis ng kadate eh. Parami nang ganyan, di ba? Di ba kayo nakikinig ng programa natin? Di ba nililigawan pa lang, may nangyayari na. Opo. Diba? So anong klaseng ligaw? Ano bang dating ang meron sila? Sinabi naman po niya sa akin, inamin din naman po niya sa akin yon na nakasot nga daw po niya yung kababata niya. Okay. And pinuntahan niya din po sa Bataan. Pero sa akin po, okay lang po. Wala naman pong kaso dahil hiwalay naman po kami. Pinuntahan niya sa Bataan? Wait. Pinuntahan niya sa Bataan? Yes po. Ba't niya pinuntahan sa Bataan? Taga doon din po kasi sila. Sa Bataan din. Nag-kiss na raw sila? Hindi ko na po tinanong. Kasi takot kang malaman yung totoo. Yes po. Although may mga ako. Pero ayoko na lang din pong bigyan ng alam niyo po yun. Ng hindi kailangan yung, kailangan mo itong malaman kasi kung hinahabol mo yung ex mo, you have to find out all the details kasi ang ending nito pag sakali lang ha, magkabalikan kayo, this will become an issue. Opo. Ang ano lang naman po niya sa akin is wala lang yun. Wala lang yun. Well, sige, ganito. Okay, sige. Opo. Kunyari, matalino ka naman. Nag-master's degree ka, Tonying, no? Sige, let's follow her logic. Wala lang yun. Tama? Mm-hmm. Okay. I-apply natin. Pini-em mo yung ex mo nung Pasko. Wala lang din naman yun, di ba? Opo. Bakit sa'yo kanya nag-work, sa'yo hindi? Tama po. Boom! Ayan. Sabihin mo yung gusto ko marinig! Sabihin mo! Sabihin mo! Ang galing niyo po! Sabihin mo! Napakagaling niyo po. Yan! Papa Jackson, ever since. Charot! Ayun po. Kasi sabi ko eh. Hindi, ang point ko, bakit, hindi ko sinasabi na kailangan niya magpaliwanag sa'yo kasi break kayo. But the mere fact that she still talks to you, it sends you a wrong signal eh. Tama?
yun po. Kung ayaw na niya, ayaw na niya. Pag hiniwalayan niyo yung ano, jowa ninyo at ex niyo na, huwag niyo nakausapin. Lalo pag alam niyo yung hiniwalayan niyo, balak pa kayong habulin, kinakausap niyo, tapos wala pa kayong balak balik ang kinakausap niyo. You are sending the wrong signal. Opo. Oh, agree po. Oh. Actually, yun naman po yung nasa isip ko din po, no? Pag ano talaga, kahit matalino tayo pagdating sa pag-ibig, nabobobo tayo, no? Actually, yan din po yung lagi niyang sinasabi sa akin. Hindi, ikaw pinapatungkulan ko. Okay, sorry po. Huwag mo sa iba. Kasi feeling ko matalino ka eh. Matalino ka. Team leader ka, nagtuturo ka, may master's degree ka. Diba? Matalino ka. Pero pagdating sa, pag kailangan nang i-apply yung logic sa relasyon, nakakatanga, no? Pag-ibig na, no? Naniniwala ko ba, sa one time, I was able to talk to a medical professional and I was told, diba, that falling in love is a mental condition. Pag nagmamahal tayo, nag-iiba. Yung mga bagay na mali, nagiging tama. Yung mga bagay na tama dati, nagiging mali, no? Yung mga bagay na dati, pag ako niloko, dati, sinasabi ko, pag ako niloko, hindi ako papayag. Pero pag niloko ka, balik ka mo, na ako papatawarin kita kahit niloko mo. Totoo po, agree po ako. Anong tanong mo sa akin? Ang tanong ko lang po is, dahil nga po, nag-uusap pa naman po kami, pero hindi pa naman, ayokong kulitin siya, kumbaga, ayokong pilitin siya. Kumbaga, masaya na po ako na nakakausap ko siya, na nire-replyan niya ako sometime. Ang ano ko lang po is, dapat po ba na itigil ko? Dapat itigil or mo na. Or bigyan ko yung dapat itigil mo na. Ganito na. Ako, let's try to play in the logic of women. The mere fact that she already looked around. Kasi babae ganito yan. Nakakita na ba kayo na babaeng may jowa na mahabang panahon? Tapos pag tinanong, bakit hindi ka na nagjowa ulit? Ang sagot nila, kasi hindi ko na kaya makita ang sarili ko. Nakasama ang ibang lalaki. Pero hindi naman totoo lagi yun. But that's how they operate. Diba? It offends them. Diba na may dalawang lalaki sa buhay nila? Alas, sobrang landi talaga yan. Pero generally, babae, isa-isa lang talaga yan. But the mere fact that she is no longer reserving herself exclusively to you. Ibig sabihin, pare ko, you've lost the chance. Tapos na. Now, balikan ko lang. Mali yung ginawa mo, piniam mo yung ex mo. Tama? Opo, mali po. Pero kung mahal ka niyan, pare ko, hindi kayo maghihiwalay. Sorry ha, mag-aaway kayo. Pero hindi para maghiwalay kayo. Totoo po. Diba? I'm not saying tama yun ha. I'm not saying it's justifiable. It's just a part that it does not convey any message other than you are just being stupid at that time. Hindi kita, I'm not trying to patronize you, but it was a stupid move. Pero para maghiwalay kayo dahil doon, tapos nag-usap kayo, ang pakiramdam ko ngayon, ginamit niya yung pagkakataon yung para hiwalayan ka kasi may gusto siyang kausap na iba. Naisip mo to, no? Hindi po kayo, opo. O, kita mo, minsan matalino ka rin eh. Alam mo, ikaw, hindi ka rin bobo minsan. Kasi sabi ko sa'yo, no? Hindi po kayo yung unang tao din po na nagsabi din po sa akin yan. Yan ang pakiramdam ko. Oo. Ako. Na kumbaga parang yun na lang din po yung naging nakahanap lang po siya ng butas. Ako. Para talagang eh ikaw ba nakahanap kahit, ng butas? Kahit din po yung kapatid po niya, yun din naman po yung in-advise din po sa akin. Anyways, let's go then to the bottom of your problem. Your question is simple, do I continue? Yeah, kumbaga chasing after her. The answer is no, pare ko. Ito ka coming from a guy. Lalaki sa lalaki usap. Hindi na, pare ko. Hindi na dahil wala kang pag-asa. But yun rin naman yun, no? Kaya lang siguro, let's just try to frame it in a way na parang just leave her alone and let her be and give her the chance for whatever yung relationship na pwedeng mabuo between her at saka yung kababata niya mag-blossom into something else. Because ikaw na lang yung hadlang eh. Alam mo, Tanying, you haven't met your match, no? You have not met your match, no? Ano ka eh? Pwede maging honest sa'yo. Sige po, go po. Medyo boring ka, no?
Am I reading the room right now? Hindi ka adventurous na lalaki, tama? Ikaw yung pang long term eh, hindi ka yung pang happy-happy eh. Tama ko? Opo. Diba? Kasi yung outlook mo sa buhay, pang malayuan na eh. Tama, mali? Opo. At nakakatagpo ka ng mga babae hindi pa tapos dun sa fun, having fun phase ng buhay nila. Mm-hmm. Diba? Doon pa lang sila, ikaw hindi na, wala ka na. Lagpas ka na siguro doon. Maybe you had your share of, you know, happy-happy, diba? Mm-hmm. Ngayon, nakatingin ka na, diba, further ahead, no? So you haven't met your match. Mm-hmm. You haven't found your person. Sir, yes, anak. Pero hindi naman po siguro yun ano po no, masama. No. Hindi ko sinasabing masama yun actually. Alam mo ganito yan. No? Lahat ng qualities natin, some people might appreciate, some may not. May mga lalaki maiingay. 'Di ba? Napipikon yung ibang girls, pero may babae naghahanap ng maingay. Magsunla, outgoing, no? May mga babaeng they are looking for outgoing, fun, you know, sa someone who can party in the BGC, like, you know. Kasi that's the time of their life, eh. They're not yet, they have not yet come to a point wherein they want to settle diba, yung mga pang long-term goal. Makakatagbo ka rin ng, siguro, ng babaeng tapos na sa part na yun at kaya ka nang sabayan dun sa long-term goal mo. Opo. Alam mo, importante yun eh, yung sabay kayo. Yung ano, ano bang proper term? Yung, importante yun yung, you are in the same wavelength. Mm-hmm. Yan, you operate in the same phase. Importante yun eh. Mm-hmm. No? Parehas kayo ng wavelength and you are operating in the same phase. PHASE, phase, no? Hindi mukha, phase, no? Opo. Oo, you are operating in the same phase, no? I'm saying this kasi, if you found that person, no, means you have found your person. Opo. Kasi you can only call, she's my person. We can only say that eh. When the other person can say to you as well na, she's your person. Alam mo yun yung, ano, yung match kayo sa lahat ng bagay. So anyways, balikan ko lang yung tanong mo. Ang tanong mo kasi, do I still pursue her? Tama? Opo. Huwag na, Brad. Magtira ka ng konting dignidad. Learn from what you have done wrong. Diba? Opo. Patira mo ng konting dignidad sa sarili mo. Opo. Diba? You went out on a vibe. Alam mo, mixed signals eh. Diba? Oo nga po. You went out. Alam mo ganito yan. Tunying. Iba kasi yung sabay kayo nanliligaw. Pag ganun, wala kang karapatan mag-demand eh. Opo. Kasi naliligaw ka pa lang eh. Tama? Opo. Pero you have to remember, ex ka niya eh. It puts you on a different level kumpara dun sa naniligaw sa kanya. Opo. Diba? So tama na. Walk away from that headache. Umiyak ka ba? Hindi naman po. Umiyak ka kaya para magka-ratings ako? Sige na. Konti lang. Hagulgul. Naman. Okay lang po. Hindi ko alam kung ano meron, pero bakit ano? Masamang sabihin to kasi, but this is reality. Mm. Pagpalagay na lang natin sinabi ko sa iyo to, na walang kinalaman sa love life mo. Nag-uusap lang tayo tungkol sa babae. Okay lang? Opo. Okay lang po. No lang po. And girls, you can tell me if I'm wrong or if I'm right now. Roddy Lee, makinig ka. Karamihan ang nagtatagal na babae sa relasyon ay yung may dinadaan ng challenge. Kasi naturally, ang babae, by nature, they like fixing things. They like fixing things. Apo. They find so much value sa sarili nila pag may naaayos sila. It becomes an accomplishment to them. Hindi ko po sinasabi na magbaging sakit ng ulo kayo sa jowa ninyo, ha, kung may lalaki nakikinig sa atin. Ha. Ang point ko lang, is that they find value when they get to be a part of a problem that they help get fixed. Naka mo yung point? Opo. Okay. In your case, kasi baliktad, ikaw yung umaayos. Wala siyang makita nga ayusin sa'yo. She does not find value in you. In the same manner that she doesn't find her value staying alongside you. Mm-hmm. Di ba kayo, makakita kayo ng relasyon naman? Sisilan daw na kayo.
10 years na kami, sis. Naku, hindi ba hinihiwala yung jowa mo? Ang sakit ng ulo. Lagi na lang may ginagawang hindi maganda sa'yo. Iyak ka ng iyak, pinapaiyak ka niya. Pero ba't di niya hinihiwala yan? Kasi every now and then may inaayos siya. Kapag naayos niya yun, that girl finds comfort. Diba? Nagiging goal. Diba? Opo. Nakuha mo yung point? Opo. Hirap? Well, mahirap talaga. Pero mabuti na naghiwalay kayo ng dalawang buwan pa lang kaysa mabot ka ng 6 months at ganito aabutin mo. Opo. Diba? You are going to find your match. That's a guarantee. Sabi ko nga po eh, magpo-focus na lang din po muna ako sa, yan nga po, sa trabaho. And kung maayos po, thank you. Kung hindi din po, thank you din po. Yun lang din naman po yung sa akin. Parang hindi mo pinakinggan yung ano na sinabi ko. Ibig sabihin, maano ka pa rin? Hindi naman po. Ngayon po, kasi di ba po karamihan, yung iba, nag-iitay pa ng ano eh, ng confirmation. No, tumigil ka na. Walk away. Yes po. Promise po. Walk away. Just simply walk away. So, Papa Jackson, may tanong ako, last na. Kailangan ko po bang hindi maging boring? No. Hindi lang, that's not my point. No? Mm-hmm. Boring ka in a sense, no? I'm not saying na boring ka in a sense na detrimental sa iyo. I'm saying boring ka kasi yung mga babaeng na-meet ka, na-bore sa iyo. Nakuha mo yung point ko? Apo. I mean, if you are the way that you are, hindi mo kailangan baguhin yan. Makakatagpuan ng babaeng gusto ng kalmadong lalaki. Apo. Nakuha mo yung point? Apo. Makakatagpo ka ng babaeng gusto ng kalmadong lalaki. Kagaya mo, kalmado. Chill, no? Ano ba yung hinahanap sa babae? Ako naman po eh, yung as long as kaya lang po kung tanggapin po. Ng plastic niyan. Ano yung hinahanap sa babae? Ano po ba? Physically? physically muna na. Gusto mo ng maiksi buhok. Yan. Maiksi buhok. Nakapote. Pwede. Yan. may nireto ko. Naka-nail polish ng puti. Gusto mo? Pwede. Yan. Medyo malabo mata pero hindi naman sobrang labo. Pwede din. Yan. Sige, wala ako dito na. Kaya yung mga ano lang ni DJ Megan, mga ganun. Oh, di ba? Dito mo pa hinanap ng ibang istasyon, no? Ay, sorry. Huwag ka maghanap dito nang wala sa amin, ha? Ay, sorry. Ikaw bastos ka rin minsan, eh, no? Nakita ko lang po kasi sa TikTok. Oo nga, pero huwag mo sa amin hanapin, ha? Okay. Anyway, mayroon ako nire-reto sa'yo. Ah, sige. Ang tagal mo kasi sabihin yung pangalan, Papa Jackson. Wala naman ako. Sinire-reto ko sa'yo. Wala dito yun. Sige na, salamat sa pagtawag. Baka kung ano pa masabi mo. Ha? Maraming salamat po, Papa Jackson. And more power po sa ano po niya, sa show po niya. Sige. Sobrang nilook forward ko po itong araw na to. Kasi ang tagal ko na din po talaga itong matawag. Kami din eh, nilook forward din namin to lahat kami dito. Salamat po sa opportunity and sa advice po. Okay. Thank you. Salamat sa pagtawag. Salamat po, Papa Jackson. Sige po. Si Tonying ng Caloocan ay tumawag sa akin.